Hello guys, welcome to my channel, Kajor Tech Moto Blog. Please like, share, and subscribe. So guys, ito yung content ko naman ngayon, yung condenser fan, yung pagkabit ng condenser fan. So lately, napansin ko sa sasakyan ko mismo na pagka nag-aantay ako, medyo matagal, naka-aircon, nawawala yung damig. So ibig sabihin, nag-high pressure. So ito, applicable naman sa mga AUV, gaya ng mga Adventure, Crosswind, Nova, Rebo. So yung mga SUV naman, yung mga Fortuner, Montero, yun, Everest nga, Pajero, Patrol. So sa mga pickup naman, yung mga L200, mga Strada, D-Max, Hilux, Frontier, Navara, kahit yung Ranger, pwede. So lahat, halos lahat ng mga naka-clutch one, pwede ito. Yung mga van naman, mga L300, MV100, Urban, Space Gear. Yung high-ace, pwede rin. So, yung NV350, pwede rin ito. So, yung Starex van, kaya medyo malamig kahit tanghaling tapat. Meron siyang clutch fan na. Meron pa rin siyang motor fan na dalawa. So, meron siyang radiator fan sa condenser fan. Kaya malamig yung aircon niya. So, ito, discuss ko na. Ito, pagka yung blower switch on natin, naka-on switch, aircon switch, aircon thermostat, ito, pressure switch, mag-on na rin itong aircon compressor. So pagka nag-automatic yung thermostat, mag-automatic off na rin itong compressor. So dito tayo kukuha naman ng current, ito. So galing sa pressure switch sa aircon thermostat. Kung walang pressure switch, yung iba kasi wala, dito sa may thermostat. So ito, maglalagay po tayo ng fuse 7.5 amperes or 10 amperes. So makikita nyo, pumunta sa relay, 86. Yung 85 naman, ground natin. So yung 30, lalagyan din natin ng fuse 7.5 or 10 amperes para iwas sunog. So lalagyan natin sa positive terminal ng battery. So yung 87, papunta na sa condenser fan. So ground natin para mag-on. So ito, pagka start natin, on yung blower, mag-on yung aircon switch, thermostat, mag-on yung compressor, sasabay na si condenser fan na mag-on. So pagka nag automatic naman si thermostat, nakuha na yung lamig, mag-off yung compressor, mag-off na rin to. So magkasabay to, tong aircon compressor sa condenser fan. Yung iba kasi ginagawa nila guys, pagka ignition lang, pag ignition nyo, mag-on na yung condenser fan . Yung iba naman ginagawa, ignition, kukuha sila ng line ignition, lalagyan nila ng switch. Tapos pagka na traffic, saka lang nila i-on yung condenser fan. So okay lang, okay naman yun. Kaso nga problema, pagka nakalimutan natin na i-on pagka traffic, so nag-high pressure. So malalaman lang natin pagka nag-high pressure na, pagka nawala na yung lamig ng aircon natin. So eto, pagka nag-on si compressor, mag-on tong condenser. So sabay sila. Pagka nag-automatic yung compressor, mag-automatic off naman tong condenser. So ito, ito yung mga binili natin na sa alagang 905. So makikita nyo, so 12 volts 80 watts fan, 620, 12 volts relay with sockets 120, 3 meters wide 1645, 2 pieces fuse holder with fuse 120. So total natin is 905. So ito, ito yung mga gamit natin. So ito yung tinatawag natin condenser fan. Meron isang kasamang bracket, socket, tapos itong dalawang fuse holder, isang fuse, tapos ito itong 3 meters size 16 wire. So guys, ito yung tinatawag natin car aircon system. So meron tayong tinatawag na compressor, condenser, silver dryer, expansion valve, evaporator, saka yung blower. So dito, itong blue, nakikita nyo, ito yung tinatawag natin low side. So pagka nawakan nyo, malamig. So itong pula naman, pula sa compressor, condenser, silver dryer, hanggang expansion valve, ito yung tinatawag natin high side. So pag ginawakan mo, mainit. So dito tayo maglalagay ng fan, itong condenser. Pagka walang condenser fan,
pagka nag high pressure, may possibility na mag-overheat kasi na-absorb ng radiator yung init ng condenser. So ganoon din, pagka nag-overheat naman, nag-high pressure din, nawawala yung lamig ng aircon kasi na-absorb din ng condenser yung init ng radiator. So pagka nag-high pressure, ito, dito sa may high side. So ano yung possibility na nasisira? Yun, ang nasisira pagka nag-high pressure, yung nagkaka-leak. So pwedeng mag-leak dito sa aircon hose. Minsan nga, sumasabog na ito, itong aircon hose. Ito, itong joint ng condenser, nagkaka-leak dito yung o-ring niya. O kaya minsan, itong aluminum body ng condenser, nagkaka-leak. Ito, ito rin sa receiver dryer, ito, dalawang joint niya, nagkaka-leak din sa expansion bar. Tsaka ito, itong, ang mahirap ito, pagka nag-leak, itong compressor mismo. So, yung tinatawag natin shaft seal. So yun ang kailangan, pagka nag-high pressure, kailangan mag-dry na tayo ng condenser fan. Iwa-wiring ko muna, using ko yung wiring, tapos para ma-testing natin dito, para at least madaman natin yung compressor saka yung condenser, magsasabay sila pag nag-on yung aircon. Ano guys, natapos ko rin yung wirings natin. So ulitin ko lang, pag test-start natin, on natin yung blower switch, mag-on na rin yung aircon switch. Pati yung aircon thermostat pressure switch. So mag-on na rin tong aircon compressor natin. Sasabay na rin tong condenser fan. So ito, aircon thermostat pressure switch. Nag-delay tayo ng fuse papunta sa 86. As yung 85 naman, dinaan natin, sinama na natin yung ground ng condenser fan. Na. As yung 30, lagay tayo ng fuse sa positive. Yung 87 naman, papunta dito sa condenser fan positive. So guys, subukan ko. Ayan, pagka nag-lagay tayo ng condenser fan, kailangan yung dugay niya papuntang baka na. Ayan. Pagka nag-automatic naman, nag-compreso, nakuha niya yung lamig, ito mag-off na. So pagka mag-on ulit yung aircon compressor, sasabay ulit siya. Okay guys, dito ko na tatapusin itong vlog ko. Part 1, siguro yung pagkabit ko ng condenser fan mismo sa sasakyan, pa-part 2 ko na lang. So maglalagay ako ng gauge para malaman natin kung ilang PSI nga yung pressure niya pagka nag-high pressure siya, saka yung lalagay tayo ng timer. So guys, please like, share and subscribe. So ingat tayo lahat. God bless.